Ang hinaharap ni Virgil Ortiz ay paparating, ngunit kinakailangan ni Bohachuk ng buong pansin. Habang naghahanda si Virgil Ortiz na harapin si Serhi Bohachuk ngayong Sabado, nagsisimula ng kumalat ang mga espekulasyon tungkol sa kanyang susunod na makakalaban. Binanggit ni Oscar De La Hoya, ang promoter ni Ortiz, ang mga posibilidad na makalaban si Terence Crawford sa unang bahagi ng 2025 at si Tim Chiu ngayong taon. Bayan, Basta Sports, J. Mello. Basta Sports, J. Mello. Basta Sports, J. Mello. Thank you very much. Welcome to our daily dose of boxing videos. Gayunpaman, naniniwala ang promoter ni Bohachuk, si Tom Loeffler, na maaaring hindi binibigyan ng sapat na pansin ng koponan ni Ortiz ang hamon sa kanilang harapan. Sa tingin ko ay hindi gaanong binibigyan ng pansin ng panig ni Virgil Ortiz si Serhi habang pinag-uusapan nila ang mga susunod na makakalaban. Sabi ni Loeffler noong Huwebes na binibigyang diin na si Bohachuk ay ganap na nakatuon kay Ortiz. May kasaysayan na sina Ortiz at Bohachuk dahil minsan na silang nag-spar habang parehong sinasanay ni Manny Robles. Ngayon, sa ilalim ng gabay ni Robert Garcia, haharapin ni Ortiz ang kumpiyansadong si Bohachuk, na nakikita ang sarili bilang mas malaki at mas matikas na mandirigma. Sa kabila ng resulta ngayong Sabado, nananatiling optimistiko si Loeffler tungkol sa kinabukasan ng dalawang boksingero. Ang junior middleweight division ay punong-puno ng talento na tinitiyak na magkakaroon ng mga pagkakataon para sa malalaking laban ang alinman sa kanila anuman ang kalabasan ng laban. Basta Sports, J. Mello. Basta Sports, J. Mello. Basta Sports, J. Mello. That's what I follow. Basta Sports, J. Mello. Babayan, thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe to this channel.